Hello, magandang umaga po. Ito po si Mang Boy, ang inyong mamang sorbetero. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po uli ako nakapag-vlog. Gawa ng, sa totoo lang po, ako'y may maraming ginawa nung mga nakaraang mga araw. At medyo naging busy ako bukod sa paglalako. May mga ginawa pa akong iba kaya medyo ako'y napahinga sa paggagawa ko po ng video. So bali kaninang umaga ako ay pagkagising ko po kaninang umaga sinubukan kong bisitahin ang aking channel at tuwang-tuwa ako sa aking nabasa na sa comment ng isa nating subscriber at customer na rin. At ang sabi niya, Mang Boy, huwag daw akong tumigil sa pagbablog dahil konti na lang. So, bali sa totoo lang guys, medyo nitong mga huling mga linggo, huling mga nakaraang mga araw, medyo pinanghihinaan na ako ng loob sa pagbablog. Para kasing ako'y kulang sa kumpiyansa sa sarili sa pagbablog ko, na pakiramdam ko kulang ako sa tiwala sa sarili ko sa aking pagbablog. Pero kaninang umaga medyo nag-iba ang pakiramdam ko uli gawa nung mabasa ko sa aking comment ng aking subscriber na huwag daw akong tumigil sa pagbablog, eh para akong nabuhayan uli ng loob. So shout out kay Ani Kael TV, siya po yung nag-comment sa akin kanina. At shout out na rin po sa aking mga customer at mga subscriber, maraming maraming pong salamat sa patuloy po ninyong panonood ng aking mga video. Maraming maraming pong salamat. Ngayong araw po ako ay hindi gumawa ng ice cream ngayon. Araw po ito ng Linggo. So kung tutuusin tong araw na ito, malakas sa pagtitinda ng ice cream. Kaso nga lang medyo nakaramdam ako ng kunting pagod sa katawan, kaya kahit papaano naisip ko relax muna ngayong araw ang aking sarili. Pero hindi naman totally relax kasi kahit nasa bahay tayo, eh marami pa rin akong pwedeng gawin dito na marirelax lang ako sa paggagawa ng ice cream at sorbetes ngayong araw. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na ako gagawa. So ito guys, yung aking pinagkakaabalahan ngayon. Bali, nakita nyo yung mga kahoy na yan, nakasalansan. Ayan pa. Ayan, yung mga kahoy na yan. Iyan ang libangan ko pagka may extra time ako. At saka, ayan, yung mga nakatambak na kahoy na yan. Bali, hinihingi ko yan sa mga kakilala at kaibigan natin sa mga nadadaanan natin sa labas pag tayo naglalako. So shout out nga po pala sa mga nagbigay sa amin ng mga kahoy, kay ate dito sa ilog, at marami marami po salamat sa kahoy na ibinigay po ninyo sa amin. At sa ngayon ay magsisibak tayo ng kahoy para maisalansan natin dito sa mga kahoy na ito. Sayang kasi ang araw guys, materik ang araw. So ito yung magandang pagkakatao para magsibak ng kahoy. Kasi sa totoo lang, kaya namin naisip magkahoy, mag-substitute ng kahoy sa pagluluto. Gawa ng napakamahal ngayon ng LPG. Sayang din.
Ang isang LPG sa amin, kung totoosin, tumatagal lang siya ng 15 days. So sa loob ng isang buwan, dalawang LPG ang gamit namin. So ito kasi yung ano, pinagkagamitan namin ng ano, ng gatong. Ito ang malakas sa amin, yung pagpapakulo namin ng tubig dito sa malaking kaldero na ito. Dala na kasi dyan yung gamit ko sa pagluluto ng ice cream at gamit namin sa ginagamit namin sa pagkakape sa thermos at sa mga pansaing na rin namin at pagluluto ng ulam. So isang pakuluan lang ang kailangan namin para kahit paano makaminos sa ano, sa gatong. So para makatipid, naisip namin mag-alternate ng kahoy. Gagamit lang kami ng LPG pagka talagang hindi kayang magpadingas ng kahoy pag malakas ang ulan. So ito, magsisibak tayo ngayon ng kahoy para kahit paano maisalansan natin. So bali ito mga kasorbet, yung gagamitin natin. Bumili ako ng itak na mabigat-bigat para pagpuputol-putol ng kahoy, at bumili rin ako ng maliit na palakol. Ito yung katamtaman lang ang laki para sa pagsisibak ng kahoy, at ito naman yung paglalagay rin natin sa medyo matatabang kahoy. Bali lagaring bakal na ang gagamitin ko. Medyo mabilis-bilis gamitin to sa kahoy. So ito bali yung ating sisibakin. Puputol-putulin, at meron pa ring mga nandoon sa gawi doon. Ubusin ko yan ngayong araw na to sa para hindi masayang araw ko ngayon sa pahinga. Pero hindi naman ibig sabihin ay talagang walang gagawin. Extra tayo sa ibang gawain dito sa bahay, pagsisibak at pagpuputol ng kahoy. Tara, umpisa na natin pagsisibak. Lunch break muna tayo mga kasorbet. Ito ang ating pagkain. Ayan, simpleng ulam lang, kamatis, saka ano, lumpiang tawgi, yung munggo na pinatubo. At ito, mayroon tayong tilapiang binayabasan lang. So ayan, katalo na yan. Kain tayo mga kasorbet. Ayan, at pangingmagas natin mamaya, puto siko, ang paborito ng bayan. Tara, kain tayo. Tara mga kasorbet, kain tayo. Lunch break muna tayo. Tamang-tama, kumaiming pang ulan.
Bumuhos pa. Anip si Mang Boy. Kamatis ang ulam. Nakakutsara at tinidor pa. Sosyal. Tara, kain tayo. Ayan guys, napatigil ang aking pagsisibak ng kahoy. Ayun, bali yun yung nagawa natin ngayon. Ito, saka yun, saka meron pa doon. Hindi ko nga lang may salansan at umuulan na. Naliligo ako sa pawis kaya hindi ako pwedeng magkaulan. Kaya ayan. So, ayan, maigi na nga lang at hindi ako nakapagluto ngayon. Napakalakas ng ulan. Ayan, oh. Ayan. Ang lakas. Nung nagkataon at ako'y may tindang ice cream ngayon, naku po, malamang. Karipas na naman ako sa takbo, pauwi. Ayan. Ito, bali guys, yung mga stock kong kahoy. Mga malilit na kahoy yan para doon sa malilit naming kalan. Ayan. So, malapit na matuyo ito at malapit na rin mapakinabangan para may panggatong. Ayan, grabe ang ulan, ano? Ayan mga kasorbet. So, hanggang dito na lang ang ating video muna sa ngayon. Please like, share and subscribe at pakipindot na rin ang ating notification bell para updated po kayo sa susunod pa natin mga video. Maraming salamat. Keep safe and God bless all.